Saan pa nga ba patutungo itong usapin, itong sitwasyon na ito ni Kibuloy? Dapat lang, dahil malaking kahihiyan sa ating bansa kung hindi gawin ng ating gobyerno itong posibleng request ng US DOJ para nga sa extradition na ito si Kibuloy. Yan po ang isa sa mga kinakakatakutan na itong kampo ni Kibuloy na ma-extradite. Diba? At ipadala sa US para harapin nga yung mas matitindi at mabibigat na kaso na itong si Kibuloy. Yon, sa isang mensaheng ipinadala ni US Department of Justice spokesperson Nicole Oxman sa ABS-CBN News, sinabi nito na hihintayin na lamang nila na makarating sa kanilang bansa. Yon, paano nga ba makakarating si Kibuloy? Magwo-volunteer at isasubmit din ang sarili niya. Natural, may extradition na mangyayari. Tapos ano, sasabihin na naman ng mga kulto, miyembro ng kulto na maging sacrificial lamb daw eto si Kibuloy. Worth it kayo, matapos niyong maniwala na si Kibuloy nga ay appointed son of God, ngayon naman sacrificial lamb ang tingin niyo kay Kibuloy. Kademonyuhan ng mga utak niyo, di ba? So yun, bago daw magbigay ng komento ang US or Department of Justice ng US, yun, aantayin na lang daw nila na makarating sa kanila si Kibuloy. Kaugnay nito, sinabi naman ng Philippine Department of Justice or DOJ na si Crispin Remulla na inaasahan nilang mag-request. Yun lang. Pag nag-request, abay alangan namang hindi gawin dahil iisipin ng US at ng iba pang bansa na tayo ay protektor ng mga kriminal na katulad ni Kibuloy. Bukod sa mga kinakaharap na kasong human trafficking at sexual abuse sa Pilipinas, nakatakdaring harapin ni Kibuloy ang mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, and sex trafficking of children. Ang dami, no? Sex trafficking by force, fraud, coercion, conspiracy, at bulk cash smuggling na inihain ng federal grand jury ng US noong November 2021 pa. So lahat ng ito'y paninira ay Kibuloy? Totoo ba? Paninira daw. Political persecution, hindi naman politiko ang glitzugas na ito. At ano daw? Marami daw naiingit sa kanya ng mga religious leader din. At bakit ang DOJ ba ng US ay pinamumunuan ng mga religious leaders? Hindi naman ata ah. Kakaiba rin. So yun, no comment pa naman hanggang ngayon ang DOJ ng USA. Pero yun nga, inaasahan yan ng publiko na makuha na nga ang request ng DOJ ng US para sa extradition na itong si Kibuloy. At kung mangyari yan, mas lalong magiging kawawa yung mga taong dumepensa at nagtanggol dito sa pugante na ito. Sino yun? Sa Kongreso, may ilan-ilan. Sa Senado, andyan sina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, kahit si Amy Marcos ata. Siyempre, ang mga Duterte. Good luck sa inyo.